Okay guys, welcome back na naman sa aking YouTube channel. No, so ngayon pag-uusapan natin yung in-game updates nitong si Nykro. Kahit medyo late na, no, may mga nag-a-ask dyan. Ano ba yung mga additional na nilagay ni Nykro, including na syempre itong mouse pointer na to. Okay, nasa setting lang yan. So mamaya natin pag-usapan yan. Ito, simulan na natin agad. Syempre, una-una dyan, itong 8 new events will commence. So marami yan mga bossing, no? Yung una dyan, yung 7 days check-in. Pangalawa naman, itong spooky pumpkin candy. Ayan. Kailangan yung tapusin to. Napakadali yan guys, kasi ipapalit natin yan. Pwede dun sa scroll, di ba? So, yung pangatlo naman, ito, Ice Cavern Artifact, which ito yung kukunin ko para makalibre tayo ng plus 5 na Ruby Compass. So, kailangan nyo lang mag-enhance ng 50 times. Napakadali nyo yan. Siyam na lang, guys, sa Lunes matatapos na to. Kaso, mahal na ng Carving Knife. Sobrang mahal sa server namin. Nasa 10 dias na siya. Dating 3 dias lang, no? So, yung pang-apat naman, yung Eerie. Ito, medyo mahirap to kasi ang mahal na ng Golden Key. Alam ko, sa market nyo, napakamahal na rin. So, since plus ano na naman yung hardest ko, plus 8. So, hindi ko na problema yan. Pati yung dice is plus 6 na naman. So, pwede ko nang i-skip yung event na yan. Okay? So, yung panglima, ito yung pinaka-solid. Siyempre, Libring Spell Infuse. Makakuha ka dito ng Spell Starlight Crystal Selection Chest. Alam ko, yung iba sinawin natin sa inyo. So, yung pang-anim ay yung Wallet Connection Mission Event. So, alam ko, kinonect nyo na. So, makakuha na kayo ng glider. Alam ko kasi to, dapat kinonect nyo na noon para makuha nyo yung sa event. Hindi ko lang kapag kinonect nyo na ngayon sa wallet o sa play wallet, itong yung character nyo, di ba? Kailangan nyo i-connect dito. Hindi ko alam kung makakuha pa ba kayo kasi medyo late na, di ba? So, yung papito nila, yung boss raid event. So, syempre, ito, boss raid. Makakuha kayo dyan ng additional spooky pumpkin. At yung pangwalo is yung party dungeon. So, swerte yung nakapag-imbak ng ano, no? Nakapag-imbak ng ticket dito sa party dungeon. So, sooner or later, kapag may free, hindi ko muna gagamitin. Okay? So, dito na makakuha ka ng Primal Essence yan. Kahit anong level ng, ano, no? Ng Party Dungeon, pwede yan. Okay, dako na tayo. Siyempre, sa pangalawa nila, itong Crusade content has been added. So, alam niyo naman, ang Crusade, starting na rin yan bukas, Sabado. So, may preparation period, which is kailangan nyo mag-create. Dapat level 6, guys. May rules dito, eh, no? Kailangan nyo mag-organize ng unit, ayan, depende yan sa sasakupin nyo. So, meron mga kategory dito na meron 20-20, tapos ito 50-50, tapos ito naman 250 by 250. Sabi daw, based dun sa core, kailangan masakop mo yung katabi nito bago kayo makapag-beat dito. So, malalaman natin yan sa Sabado. Hindi pa natin alam yung buong mechanics regarding dyan sa Crusade na yan. Okay, so, syempre yung tataas dyan, tuwing bidding, alam nyo na yun. Yung gold coins. So, possible na tumasa naman to. Katulad nung nakarang Miyerkules, umabot siya ng 6 dias. Ewan ko lang sa darating na Sabado or bukas. So, yung pang-apat naman, yung pangatlo, syempre yung bracelet items and legendary gear has been added. So, syempre yung tier 2 na bracelet. Ayan, nilabas na guys. Pati, syempre yung stat nito, yan, yung pang-apat, stat of certain epic great accessory have been adjusted na. So, may additional yan, guys. Accuracy para sa tier 1. Ewan ko lang sa tier 2. Kasi, syempre, first time pa lang to, diba, guys? At saka, syempre, yung legendary. Sama na natin yung legendary na mga weapon. Which is sobrang hirap i-craft yan, guys, no? So, yung pang-ani naman, itong daily quest have been improved. So, regarding sa daily quest, guys, sa tingin ko, hindi naman totally in-improve, eh. Sa setting lang, pwede kang mag-add ng mga quest para kapag in-accept all mo, goods na goods siya, diba? So, maganda yan sa mga busy sa work para accept all. So, basically, maano mo lang yung scheduler para rumekta doon, diba? Include scheduler nyo lang. Tapos, yun na yun. That's it. Yun lang naman yung in-improve regarding dito sa daily quest. Tapos, in-game display probability function has been added. Ito medyo madami to guys, no? Isa-isay natin mamaya. At itong pangwalo, token and NFT menu have been improved. So, yan is nasa ano na guys, no? Regarding dito, siba, kapag nag 0.75, meron na siyang delay na 1 hour. So, mag-a-announce si Nykro or mag-i-email yan na sasabihin nila, oy, 0.75 na, handa na kayo for minting. So, meron 10 minutes na additional para makapag-mint. Tapos, kapag nanatili sa 0.75, may additional ulit na 10 minutes. So, abang-abang na tayo guys kasi possible na mag 0.75 na to. So, mag-a-announce naman na sa Discord. Kung nakapalo ka na sa Discord, syempre sa ating Facebook page.
So i-announce natin 'yon. So i-follow niyo na 'yung ating page at syempre sumali na kayo sa Discord. Doon mayroon naman tayong sinishare doon ng mga free to play to earn na upcoming. Okay? So pag-usapan natin 'yung mga additional which is baka hindi nyo pa nalalaman. Okay? So, yun guys, isa-isa na natin yan. Siyempre, itong una, yung share guild concern function natin. So, pwede mo nang gawing kulay pula yung kalaban nyo. So, just click lang itong guild add. Siyempre, lagay nyo yung inyong kalaban. So, ganun lang yan guys. Yung pangwala naman, yung bound standards for event and pop-up products change. So, pag gumawa ka ng alt ngayon, sa under sa character mo, ano siya, as is na lang, one by one yun. Ibig sabihin, dito, hindi na siya share. So, mabibili din to ng alternative character mo. Tapos, yung mga bagong mission completion ay hindi na maka-count. So, sa ngayon, gagana pa yung sa GO. No, since, kasi ito ay luma. So, yung mga bago katulad ng mission completion regarding dito sa, no, sa Irian, wala na siya mga boss. Halimbawa, enhance ka doon, gumamit ka ng, ano, ng guild coins. So, mag-enhance ka. So, magka-count sana yun. Pero ngayon, hindi na siya magka-count. So, medyo mahirap yun mga boss. Lalo na sa spell infuse, diba? Gagamitin mo muna alt bago yung main, diba? So, wala nang ganong function. Ayan. Ayan yung nakalagay, bound standard for events and pop-up product change. Yung pangsyam naman, itong gold is consumed when WP additional effect is changed. So, ito pinakamagandang ginawa nila, guys. Kung dati, napansin nyo, more yun kapag nag-change, diba? Ngayon, gold coins na lang siya, which is mas good siya, no? Siyempre, ito, hindi ko pa na-unlock to yung iba dito, siyempre. Hindi ko pa na-unlock. Ito pa lang ina-unlock ko, guys. Kasi medyo mahal kasi to, guys, eh. Okay? So, ayan. Goods yan kung consider natin yung nakaraan. Ang pangpalit dun is another more yun na naman. So, yung pang-sampu nila, yung daily quest nga, sabi ko nga sa inyo, in-improve na nila yon. Tapos yung pang 11 nila, skill parties expanded. Parties can be form crew for other server groups. So pwede ka nang mag-party sa Kill Debate of Chaos. Dati kasi hindi pwede. Sa Kill Debate lang, no? So ngayon, yung other server, pwede mo nang EPT para kunyari makipag 1v1 ka, makikita yung HP sa isa't isa. So yung pang 12 nila, ito rules for buffing and healing skill change. Hindi ko alam kasi hindi naman ako cleric. So hindi ko alam. Nakalagay dito, characters located in safe region can no longer buff or heal party members who are in combat region. Okay? So, yung 13 naman nila, display probability function added. So, yung kumakita nyo, regarding yun sa box. Diba kapag nag-open ka ngayon ng box, meron na siyang probability na makikita mo dito, lalo na sa FOT box, diba? So, may probability siya, 2% sa legendary, ganun, 2% sa epic. So, maganda na yon. Para siyang ito. So, ito yung sample yan, ganyan. Meron ng probability sa gilid. Okay? So, ang ganda ng ginawa nila, no? At least ngayon, alam mo na. Pati sa mga Twilight. Tingnan natin. Ito. Pag kinilig mo, yan. 1% sa epic, 99% sa rare. Grabe naman. 1% lang. So, yun. Nilagay na nila yan. At least ngayon, meron ka ng idea kung ilang percent lang bago ka makakuha ng epic. So ngayon, yung pang 14, syempre, bagong hairstyle added, yan. So, apat yan, mga bossing. So, pasadahan lang natin. Yung pang 15, yung regarding na nga sa token and NFT, no? Improve. So, gaya yung sabi ko nga sa inyo, pag nag-0.75, may announcement. Kaya, kapag hindi ka pa nakasubscribe, at syempre, sumali sa Discord natin or sa Facebook page para hindi ka malate sa pag-cash out. 8-4 Diamond, ihanda nyo na kasi malapit na. Okay. Tapos yung syempre itong play token shop added, ibubuod na lang natin ng video kasi medyo hahaba yung ating contents regarding sa in-game updates. So ibuod na lang natin itong play token shop, pero ilalagay ko yung link sa baba regarding pwede na kayong bumili ng play token. At ilalagay ko rin yung link sa baba kung saan ginagamit ang play token para bumili ka ng mga pang-progress mo in-game. Okay? Tapos ito, in-game bug and fixes and gameplay improvements. Ito, medyo madami to guys, no? So, basahin nyo na lang, ayan. Siyempre, natuwa ako dyan, syempre, itong sa pangatlo. Yung mouse cursor type option has been added. So, diba? So, goods na goods yun. Ito yun, guys, ayan. Para mapalaki mo, mapaliit. So, trip yung malaki. Syempre, malaki tayo, eh. So, yung pang-apat naman, ito, square bracket will no longer display beside character names in PvP. So, ngayon, pwede kang mag-set up sa PvP, guys. Yung, alam nyo, pumuputok. Ayan, diba? Meron na siyang effect. Kung dati, diba? So, pwede mo siyang lagyan. Ayan. Okay?
Tapos yun, yun lang naman yung in-game updates ni Nightcrow. Okay, so abangan nyo lang yung aking content regarding doon sa Play Token. Paano bumili? Yan, sige, gagawa tayo ng content regarding dyan. Paano siya i-cash out yung mga nanalo sa airdrop. So, regarding sa airdrop, wala na. Tapos na yun, mga bossing. So, may upcoming pa naman yung sa Crow. So, abangan na lang natin kung kailan i-release ni Nightcrow. Okay, so yun lamang guys. Keep grinding hanggang sa muli. Paalam.